Magandang araw. Flex ko lang, ang daming nagbigay ng pagkain today. Hindi ko na nga alam kung paano ito kakainin. Normal na dito sa amin itong bigayan ng pagkain. Andito pala ako sa bansang Brunei. Ito na nga yung mga binigay, merong macaroni, takoyaki, at lumpiang gulay with salsawan na suka and pepino. Kaya sobrang sarap. Normal na sa amin dito na magbigayan. Kasi na-apply namin dito yung motto na it's better to give than to receive. Hindi rin kami obligadong magbigay ng magbigay. Kung ano yung kaya mo at bukal sa kalooban mong ibigay. Dahil babalik din sa iyo yan nang hindi mo hinihingi. Ito nga, may nagbigay ulit ng pagkain. Marami ito at pinaghatian na namin. Isa naman itong vegetarian food. Healthy ito kasi gawa sa lahat ng mushroom yung meat nila. Ito nga, may binigay pa ng mga pagkain. Ito naman ay biryani rice. At meron kasamang ulam na beef. Ito nga, may pahabol ulit na embutido. Sobrang dami, di ba? So, blessing talaga pag nabibigyan. So, ito, ilalagay ko muna sa ref. Dahil hindi pa namin ito makakain, kaya stay na lang muna dyan. Ito nga rin yung isa, tofu yan na may mix na kalabasa. Ito nga, may nagbigay din ng drink. So, hindi mo na kailangan bumili pa sa grocery. Yung susunod na ipapakita ko ay ito lang yung mga sample na binibigay dito. Ito nga, nagulat ako, may nagbigay ng chocolate. Ang tatak nga is Royce. Marami ding restaurant dito at shop. Kahit ibang lahi, nagbibigay din sila. Tulad itong tinapay. Sobrang dami, 50 pieces abab ito. Nagkamali lang sila ng order, kaya pinamigay. Dito rin, normal magbigay ng mga ganito. Mga puff, siomai, dim sum. Isa pa, pag may nagbibigay sa mga kapwa naming Pilipino ay sinishare din sa amin. Ganon din kami sa kanila. Pag mga lutong Pinoy naman, ayan, masisipag din sila. Laging may tinapay at kung ano-ano pa, kaya nga hindi uso ang diet dito. Yun ang blessing dito sa amin, kaya minsan nakakatipid kami sa food. Kahit mga hilaw nga na karne, minsan binibigay sa mga restaurant. Lalo na yung mga Chinese, meron lang silang kinukuha sa parte ng karne. Ayaw nila ng balat ng baboy, balat ng manok at yung mga taba-taba. Dito sa abroad, mapapadali ang buhay mo kapag marunong kang makisama at rumispeto ng iba. May kasabihan, no man is an island. Mahirap talagang mamuhay sa ibang bansa. Kaya piliin natin mamuhay ng tahimik at masaya. Yun lang po.